is now set against a numbered foes that courageously bend and strength to strength oppose. Stand up for Jesus. Sa pagsambas sa tubig ito. Tayo po yung nangangalan sa pag-aawitan, Sister.
sinundan po ng pagbuti na panalangin ni Brother Manuel Rania. So, pagkatapos ko po ay tayo po ay director na itong tutuloy sa pagbibigay ng mensahe. At hawa po ay ating pong patuloy na isang tabi kung tayo lang po yung mga bulgan. Ating po nang mga silent, may turn off, at tayo po ay matamang makinig sa mensahe. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath po! Ako po ay sadyang nahihiya po sa Panginoon at sa inyo dahil tayo po ay na-delay ng ilang mga minuto at maraming minuto sa totoo lang po. At nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil meron po mga tumugon sa mga panawagan para makinig sa mensaheng ito. Bagamat para ito sa mga kabataan, nakafocus itong mensaheng ito sa mga kabataan ay ngayon po ay karamihan po sa atin ay puro mas tumanda, ay mas ano naman po, mas nakakaangat sa kabataan. So ang ating pong mensahe ay umiikot po sa buhay ni ng isa sa karakter sa Biblia na matuturing na pinakamalakas, matuturing na pinakamakapangyarihan, pero siya rin ay ang pinakamahina. At dito po iikot po dito ang ating pag-uusapan, ang ating theme ay a life that could have been. Ang buhay na naging sana. At ang una pong part ay the strength of the strongest. Ano ba ang nagpapalakas dito sa taong ito? At malalaman natin ang taong ito ay si? Sino po ba yan? Samson. So bago po tayo bago po natin itong hayan, ay nais ko po muna kayong imbitahan sa isang panalangin. Amang banal sa langit, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong gabi ng Sabat na ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa panahong ito na binigyan niyo sa amin upang kami magsamba muli sa inyo at iwalhatiin ang inyong pangalan. Narito po ang inyong mensahe na pabadala sa amin. Nawa po'y tanggapin po namin ito, hindi lang po para sa amin, kundi para sa aming puso, para na rin sa aming mga anak, para sa aming mga kapatid, mga kabataan, Panginoon. Dahil alam po namin na ito ang inyong special na mensahe para sa amin. At ito po ay alam po namin na makakatulong sa aming spiritual na walk sa inyo, Panginoon. Ito lamang po, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po natin itong hayan, ang buhay ni Samson. Nais ko po munang ikwento sa inyo ang buhay ni Captain America. Kapag inisip natin yung Captain America, sino po yung unang mga sa atin? Siyempre sa mga kapataan, sino yan? Superhero, di ba? Pero yung Captain America na ating pag-uusapan ay hindi tungkol sa Captain America na fictional na nasa comics, nasa movies, kundi ay itong tunay na kwento ni Captain America. Siya ay si Captain Alan Jones. At bago po siya naging captain, ay siya po ay naparalisa. Nagkaroon po siya ng sakit na polio. At ito po ay siyempre malalang sakit to dahil kapag hindi nabakunahan, lalala at pwedeng ma-paralyze or maging lame ka sa rest of your life. So he became captain of United States Marine Corps kahit siya may kapansanan dahil alam niya na hindi ito hadlang upang makapaglingkod sa kanyang bayan. Amen po ba? He earned the title, the fittest man on earth. Siya yung pinaka-fit, pinakamagandang katawan sa buong mundo. At meron siyang record na 17,003 sit-ups. Actually, nung last mo yung kahapon po, kami po yung nag-sit-ups sa mapit time po namin at ako po yung naka-50. Ako po yung pangalawa sa pinakaano. Pero imagine po natin, wala pa ito sa kalahati. Wala ba nga ito sa 1/4? 17,003 sit-ups. At hindi lang po dyan natutapos ang kanyang achievements. Tinaguro din siyang fittest man on earth kasi he lifted a 75-pound barbell 1,600 times for 19 hours, 3,000 basketball free throws for 12 hours na may 96% hit rate, swam or nilangoy yung 500 miles in 11 days,
in a river to the mula sa isang ilog hanggang karagatan. Skip rope 43,000 times in 5 hours. Nakakapagpago diyan. Skip rope 100,000 times in 23 hours. Swam 68 miles within a swimming pool. Paulit-ulit siya ng swimming pool without sleeping break. Swam half a mile in 0 degrees Celsius. Napakalamig nito. Freezing point yung water nito. In a water without a wetsuit. Napakalakas. Amazing. 551,000 sit-ups in just 76 hours. At para makita natin, siya po ay isang vegetarian. Amen po ba? Kaya ang kanyang lakas ay nagagaling din sa mga kung saan nakukuha ng gorilla, kung saan nakukuha ng mga baka, mga hayop, mga matitinding mga hayop, malalakas na hayop ang kanilang lakas. So siya din po ay isang vegetarian. Bago po natin makita ang tunay na kalakasan, hindi po natin itatalakay dito ang physical na kalakasan, kundi ang spiritual na kalakasan. Doon sa example ni Captain Alan Jones, makikita natin doon yung kalakasan natin. Pero makikita din natin itong wala itong kwenta. Kahit gano'n man tayong kalakas, wala tayong mapagyayabang pa. Dahil ano ba yung definition ng tunay na kalakasan sa Biblia? Nakasulat po sa Isaiah 40 verse 28 to 31. Sabi po dito, "Have you not known? Have you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, he will not grow tired or weary, and his understanding no one could follow. He gives power to the weary and increases power to the weak. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." So nakita namin dito yung kalakasan ng mga kabataan, kalakasan natin mga tao. Ang physical na kalakasan ay meron itong limit. Meron itong boundary. At ito ang minsan tayo malakas, minsan tayo mahina. Pero meron ditong promise ang Panginoon sa pagpapatuloy, "But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagle. They shall run and not grow weary, and they shall walk and not faint." So dito sa ating tatalakayin, nakita natin na ang sikreto sa kalakasan ay ang pag-asa natin sa Panginoon. Sa ating paghihintay sa Kanyang biyaya at sa Kanyang deliverance mula sa temptasyon, sa mga pagsubok. At dito, makikita natin kung paano ba nilarawan ni Samson ang tunay na kalakasan. Kalakasan niya at ang kalakasan din natin. Nais ko lang na kayo dalhin sa panahon ng mga judges. At alam natin na story ni Samson ay sa libro ng Judges, nasunod ng Joshua, na pagkatapos nilang mag-wander ng 40 years sa disyerto, na dapat ay mga ilang linggo lang kung hindi sila nag-complain, ay kung pagkatapos nilang mag-wander sa loob ng 40 years, ay nakapunta na sila sa Kanaan. At pagkatapos mamatay ni Joshua, pagkatapos nilang conquest para makuha ang Kanaan, ay doon na nalagak yung mga Israelita. At doon sa pagkalagak, merong binigay na utos ang Diyos. Isang matinding utos na pinapaulit-ulit na sinasabi kay Moises at pinapasabi sa mga tao na Israelita na kailangang lipulin, kailangang alisin ang mga squatter o yung mga pagan na nakatira dun sa Kanaan. At ito rin po yung pinagkukunan ng mga basis kung bakit daw ang sama ng Diyos. Well, meron po dyan explanation ang Bible kung bakit yun yung parusa niya. Dahil bago pa man sila pumunta doon para patayin yung mga, or i-wipe out yung mga Canaanites, ay nag-send na ng yung Panginoon ng mga hornets, yung mga bubuyog para sila ma-drive out. Kaya nung hindi sila makinig, ay sinabi ng Diyos na sila ay lipulin. Kaya meron po tayong basis na meron po talagang awa ang Diyos at siya ay nagbibigay sa atin ng chance. Ngunit hindi nakakinig ang mga Canaanites. At kaya sinabi, inutos ng Diyos sa mga Israelites na lipulin, palisin, i-drive out mula sa Kanaan upang doon sila makatira at hindi maging stumbling blocks, upang hindi maging hadlangan pa sa paglilingkod nila ang mga Canaanites na ito. Ngunit, merong isang great but. Merong isang ngunit sa kanilang story. At dito makikita natin sa Judges 1 verse 28. "And it came to pass, when Israel was strong,
that they put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. So nakita natin dito na ang Israel ay napakalakas dahil sila ay tinutulungan ng Diyos na matalo ang mga syudad, mga yung katulad ng Jericho, ng Ai, ay tinalo yun ng Israelites sa tulong ng Panginoon. At doon sila ay kinilala bilang malalakas at malakas na bansa. Ngunit sa kanilang kalakasan, pinakita naman nila ang kanilang kahinaan sa spiritualidad. Dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos na i-wipe out ang mga Canaanites. At sa story, makikita natin, later on, malalaman natin na itong mga Canaanites na ito ang naging stumbling blocks, ang mga naging tuno, tinik sa kanilang mga dibdib upang sila'y magdusa at upang sila'y pahirapan. At sila ginawa ng mga Israelites, bakong ganito mga Israelite, mga ganito mga Canaanites, ay bakit hindi natin i-tribute or kailangan ibayaran natin ng tax, i-tax natin ito. Eh, sa halip na mag-shed pa tayo ng dugo, pahirap pa tayo pumatay, eh, masayaman pa tayo. So, yun yung naging mindset ng Israelites, kaya later on, sila naman yung nasakop ng mga Canaanites. So, yun, pinahirapan nila yung Canaanites hanggang sila naman ang pinahirapan. At nakita natin dito yung tinatawag na seesaw religion. Or yung pwede nang tawagin siyang roller coaster religion. Bakit? Dahil minsan, ang Israelita ay napakataas sa kanilang spiritualidad. They are in the spiritual heights of victory. Pero minsan, sila ay bumababa at nandun sila sa satanic lows of defeat. Napakababa nila minsan sila ay napakataas, minsan sa kanilang pagsunod, sila ay tumataas. Pero sa kanilang pagsubay na, sila ay bumababa. At sila minsan ay natatalo. Sila ay pabalik-balik, unstable. Hindi sila yung constant, hindi sila yung stable na hindi sila nakastood. Hindi sila nakatayo doon sa solid ground, sila ay nakatayo sa sinking sand. At ito, makikita natin dito ang sitwasyon ng Israelita. Sabi dito sa Judges 20, verse 11, "And also all the generations were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which had done for Israel." So nakita natin din na pagkatapos na tumira ng mga Israelita sa bayan sa Kanaan, ay nagkaanak sila na hindi nakakakilala sa Diyos. So nakita natin dito na ang mga Israelita ay hindi tinuturo sa kanilang mga anak ang mga kabutihan ng Panginoon, kung paano maging tapat sa Panginoon at kung paano sumunod sa kanilang mga utos. Kaya, ano ang naging resulta? Sabi nyo sa verse 11, "And the children of Israel did evil in the sight of the Lord." So sa kanilang pagkaligtas, sa kanilang origin, sa kanilang pagkalimot, kung paano ginabayan sila ng Diyos mula sa Ehipto hanggang Israel ay sa Kanaan, ay doon ay kita ang pag-usbong ng kasamaan sa gitna nila. So nakita natin dito ang sitwasyon ng mundo ngayon. Na ngayon nakikita natin dito ang relativity. Nakikita natin dito yung pag-compromise, punong-puno ito ng mga pasakit na gusto ng mga tao ngayon, mas gusto nilang ma-entertain kaysa ma-educate. Mas gusto nilang manatili sa comfort zone kaysa sa growth zone. Yun ang kalagayan ng mundo ngayon. At ito ang fit description ng mundo na kinabibilangan at binubuhayan natin ngayon. So ngayon, makikita natin dito ang sikreto sa spiritual strength and stability in these times of great apostasy. So makikita natin dito yung birth of Samson. Sabi nyo sa Judges 13, verse 1 and 2, "Sa mga panahong napakasama ng mga Israelita, na kinalimutan nila kung paano dineliver ng Diyos ang Israelita mula sa pamamagitan ni Gideon at ng kanyang 300 na mga sa mga tauhan, kinalimutan nila ito at naging sila na naman ay naging masama. Siso na naman. At ito ay minsan ay nagiging refleksyon ng ating buhay bilang Kristiyano. Minsan tayo na sa taas. Minsan napaka-spiritualidad na, napaka-spiritual natin. Minsan naman ay nandun tayo sa pinakababa ng ating spiritual life. Minsan tayo ay napaka-alive sa iglesia. Minsan natutulog. Minsan, natatouch tayo sa message.
Tapos kadalasan naman, tayo nakatunganga na parang pagkatapos na ay wala, parang wala narinig. Minsan, tayo ay parang umaalab ang damdamin natin. Minsan naman, tayo ay nananatiling maligablang, malahininga. Minsan na natin tayong malamig. At ito, sabi dito, sa nung panahon na yun, the Lord delivered them into the hands of the Philistines. Binigay sila sa kamay ng mga Pilisteo for 40 years. A certain man in Zorah, named Manoah, from the clan of Danites, had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren," or baog sa Tagalog, "and childless," walang anak. "But you are going to become a pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines." So makikita natin dito ang kamay, ang guidance ng Panginoon kung paano niya pinili ang mga tao na hindi natin akalaing pipiliin niya. Pipili siya sa mga tao, akala natin ay walang kwenta, akala natin ay walang kakayahan. Kaya pinili, dito nakita natin na ang asawa ni Manoah ay walang kakayahan na magbigay ng anak, mga anak. Ngunit siya ay pinili ng Diyos upang ipanganak ang isang tao na magde-deliver sa Israel mula sa mga Filisteo. At makikita natin dito yung unang sikreto sa spiritual strength. At ito yung pag-recognize sa ating weakness, sa ating humbleness before the Lord. Padreyo. Ano ba? First Corinthians. Sabi ko sa 1 Corinthians 5 verse 17, sabi ko ito, "But God has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty." Kaya kapag pumili ang Panginoon, walang magagawa ang mundo. Kahit gaano naman sila, walang kaalam-alam sa Bible, walang kaalam-alam sa mga academics, ngunit sila ay kadala yung karamihan sa mga yun, ay yun yung nagagamit sa gawain. Kadalasan, pati sila, example na doon, sila Pedro, ayon sa Acts 4, nung sila ay tumayo bago sa harap ng mga high priest, nalaman nila na walang education, walang background sa education sila itong mga mangingisda ito, dahil sila Pedro ay mangingisda, di po ba? Kaya namangha sila dahil ang naalam lang nila ay lumakad sila nakasama ang Panginoon. So yung secret lamang sa paggawa, sa spiritual strength, ay hindi yung pagkalam natin, hindi yung kalaman natin sa Bible, yung sobrang pagsaulo natin sa 28 fundamental beliefs. Hindi yun yung, hindi mga kapatid, yung secret sa spiritual strength. Kundi yung nasa puso natin, mga kapatid. Kung in-recognize natin bilang tayo ay mga aba, bilang tayo nag-humble natin sarili sa harap ng Diyos, doon tayo magiging available. Sabi nga ni doon sa, hindi ko makalimutan yung message ni Robert na God is able, but are we available? So, doon makikita natin. At nais ko lang po ito sa inyo, nangyari ngayong week na ito. Simula nung June po ay, mga first week of June, sa ang aking puso po ay nag-aalam. Nag-aalam na i-share ang salita ng Diyos, ang katotohanan. At nagtataka ko ba't ngayon ko na ito naisip dahil ito yung grade 10, sa loob ng tatlong taon ko sa science, ay ngayon ko lang naisipan na i-share. At ngayon, nakikita ko ang resulta, mga kapatid. Nakikita ko ang mga nagbibigay ang Panginoon ng mga opportunity kung kailan ko mabibigay ang katotohanan sa Biblia sa tulong niya na upang makita na madama ng mga klase ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya ngayong week, this week, mga kapatid, ay kadala nung mga Monday, Tuesday ay nagtaka ako bakit walang opportunity na dumating sa akin. At yun pala ay na-realize ko na kapag nag-pray ako na bigyan ako ng opportunity upang makapag-share ay kadalasang wala. At kung kailan unexpected, saka doon darating opportunity na makapag-share. At doon ko lang malaman na kapag pala ako nag-pray ay napupuno pala ang aking puso ng kayabangan, ang pride,
na mag-share sa salita ng Diyos. At doon ko lang nalaman ang tunay na halaga ng humbleness, mga kapatid. Doon lang tayo magagamit ng Panginoon kung willing at humble tayo na magpagamit sa Kanya. So, dito lang po, yun po yung recognizing our own weakness. So, isasummarize po natin yung kalakasan, yung main, two main reasons kung bakit malakas si Samson at kung ano rin ang papalakas sa atin. Una, Samson knew his identity. Alam niya ang kanyang sarili, ang kanyang personalidad, ang kanyang existence, kung bakit siya nag-exist. Ang pangalawa ay, Samson understood his purpose. Ang kanyang layunin sa buhay nito. Anong kanyang mission? Ito ang kanyang naging, dito umikot ang kanyang buhay, dito umikot ang kanyang pagiging Nazarite. So, ito yung identity niya. As Samson knew his who he was. Alam niya kung sino siya. At siya ay inordain ng Panginoon na maging man of God. Na siya ang mag-deliver sa Israelites mula sa mga Filisteo. Sabi dito na si Samson ay pinili mula sa baog na ina. At ito ay isang tinuring na milagro. At dito rin mga kapatid, makikita rin natin ang ating exist, kung bakit tayo nandito, maya-maya lang mga kapatid. At ito ay makikita namin ang pangalawa, kung bakit siya nandito, why he exists. Samson knew why he exists, and he was called to deliver the people of God from the hands of the enemy. So ibig sabihin, yung connection nitong dalawa ng kanyang existence at ang kanyang purpose ay ito. His identity rooted from his origin. His origin was from God. God made from him for him to exist. His word brought forth his being. He was made for a purpose. Therefore, Samson is not an accident. So, ibig sabihin, yung identity... ...ng Diyos na pinadala sa isang anghel, sa asawa ng Manoah, upang pakinggan, upang sabihin ang pangako ng Diyos na may isang tao magde-deliver. At siya yun. Mula sa kamay ng mga Filisteo, sa pamagitan ni Samson. So, may kita natin dito, yung identity ay nagmumula sa kanyang origin, at yung kapag nalaman natin ang ating identity, malalaman natin ang ating purpose. Di po ba? Di po ba? Malalaman natin ang ating identity, malalaman natin ang ating purpose kung nalaman natin ang ating identity. At hindi natin malalaman ang ating identity kung hindi natin alam kung saan tayo nanggaling. At dito rin po, makikita ang ating origin bilang tao. Hindi po tayo yung bigla na lang lumitaw. Hindi tayo yung aksidente. Pinahintulutan tayo ng Diyos na mabuhay upang gawin ang isang misyon sa buhay ng Diyos lang ang nakakalang para sa atin. Nasa atin na yun kung ating gagawin ba o susundin yung misyon na yun. At yun ay summarize natin sa dalawa. Pero bago yun, alam natin na si Jeremiah ay isa ring prophet. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, "Before I formed thee in the belly, I knew you. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations." So sa example ni Jeremiah, makikita natin ang bilang sa ating individual na Seventh-day Adventist na nagbigay sa atin ng mensahe ang Diyos upang iproklama sa iba sa mga hindi nakakalam ng katotohanan na bago pa man tayo ipanganak, ay alam na ng Diyos ang ating purpose. Alam na ng Diyos kung sino tayo dahil alam niya kung simula at alam niya ang hinaharap at alam niya kung sino tayo at ang ating purpose. At ang ating purpose bilang individual na Seventh-day Adventist, ang una, ay kilalanin siya. Kilalanin ang ating Panginoon at ang pangalawa ay ipakilala sa iba ang ating Panginoon. To know Him and to make Him known to others. Ito yung purpose natin bilang Seventh-day Adventist. Bilang mga taong tinawag ng Diyos sa huling kapanahonan upang iproklama ang Three Angels message sa mga hindi nakakaalam at ang mga taong inordain ng Panginoon upang makaalam nito. At kung sino ang mamimili, kung sino ang susundin nila. So, katulad ni Samson, siya ay inordain ng Diyos upang i-deliver ang kanyang tao mula sa Filisteo, ay tayo rin ay inordain. Tayo ay ginawa ng Diyos upang i-deliver ang bayan ng Diyos mula
sa kaaway. Upang tawagin ang mga nasa Babylonia, ang nasabi, come out of her, my people, so you will not be partakers of her, of the rank of her fornications, to deliver souls to the kingdom of darkness, to the marvelous life of the kingdom. So Samson din ay tinuturing na peculiar or iba. Samson ay isang Nazarite. Kapag sinabing Nazarite, ay may kita natin definition ng Nazarite sa number 6, sa book of Numbers chapter 6, may kita natin doon yung prohibitions, yung mga pinagbabawal sa isang Nazarite. At ito yun, those who took the Nazarite vow were not allowed to cut their hair. Hindi puputulin yung buhok. Dahil yun yung external na exhibit na meron kayong consecration, meron kayong dedication sa Diyos na it's self-denial. Pinapakita doon yung self-denial dahil di naman doon sinasabi na doon makikita yung pagkatao mo, pero yung sinisimbolize na pagkatao mo. Pangalawa, they were to abstain the fruit of the vine. Hindi sila kailangan uminom ng fermented wine o kahit anong nakakalasing na bagay. Ito pinapakita dito ang pagiging self-denial. And they were not allowed to, hindi sila pinahihintulutan na humawak sa mga patay, na mga bodies, at sa mga maduming mga bagay. Dahil ang mga Nazarite ay tinatawag upang gawin ang isang misyon na silang ang mga gawa na merong holy na message at merong holy na may holy na being. At tayo yung mga Seventh-day Adventists, meron tayong katotohanan na kailangan proklama at kailangan natin maging peculiar, iba sa mundo. Di po ba? Tayo tinatawagan na lumabas at or umiba sa mundo. Be not of the world, for the love of God is not of the world. So yung pangalan din ni Samson, nakikita natin na ang pangalan ni Samson ay nag-represent sa shining like a sun. To shine like a sun. At tayo din, nakikita din natin doon ang ating example bilang Seventh-day Adventist na tayo ay tayo inaatasan ng Diyos na lumiwanag sa mundong nababalot ng kadiliman, na magbigay buhay sa mga tao na mamamay na sa kanyang spiritualidad. Sabi dito sa 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his peculiar forth praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Karamihan sa atin ay alam nitong verse na to at karamihan sa atin ay sa ulo na. Marahil lang itong verse na to. Pero nais ko lang magto ng pansin dito sa mga na-underline na words. Ang una, chosen. Ano pag sinabi chosen? Kunwari, ako po ay nasa grocery store at nung kapag na mimili po ng gulay, ay pipili po tayo nung walang kasamang mga kabulukan. Walang kasamang mga walang lanta na dahon. Parang pipiliin natin yung sariwa. So, ganun din ang ating pagpili sa atin ng Panginoon. We are chosen and we are called to be faithful unto Him. So, yun yung sinasabi sa Revelation 17 na ang pinakahuling tao ay tinawag at pinili at naging tapat sa tupa. At sinabi dito na tayo ay royal. At ibig sabihin ng royal, meron tayong dugong bughaw. Kasi sa patalinghagang salita ay meron tayong dugong bughaw. Dito may kita natin ang ating royalty. At dito sa assurance sa tayo mga anak ng Diyos, meron tayong confidence, meron tayong tayo ay titingala. Hindi tayo maging mahiyain dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi ko sinasabi na kailangan natin maging mayabang dahil mas angat tayo sa iba, hindi po mga kapatid. Kailangan natin maging confident dahil tayo ay binili at tinubos sa dugo ng tupang pinatay. Amen po ba? So dito po, at dito po sa holy, ibig sabihin na tayong moral and spiritual standard na napakada, na tinatawagan upang tayo, sabi po, na ang Diyos ay holy. The Lord is holy. So His people be holy too. Tapos dito, meron po dito sa peculiar. Marami sa atin nag-misinterpret sa word na peculiar. So sabi dito, weird! Pero hindi makakapalit, ang peculiar ibig sabihin ay unique. May iba sa mga tao.
na alam natin ay wala sa pananampalataya. Tinatawagan tayo maging iba sa ating lifestyle, sa ating pagkain, sa ating mga ugali, sa ating pananalita. Kailangan natin mga iba, maging iba sa hindi nakakilala sa Panginoon. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang isang kingdom. Sa, alas, ano po ba din nakakala yung Kingdom of Tonga? Ano po ba dito? Siya po ay nandun sa bandang gitna ng India at sa gitna ng bandang mga Thailand, mga ganun po mga place. At ito lang po yung, sa tingin ko po ito yung last na kingdom na mayroong hari na nagpapatupad. Siya po ito yung head. Siya yung nagpapatupad ng batas, yung hari po talaga doon. Yun po yung siguro yung last na kingdom kung hindi ako nakamali dito sa modern times ito. At kung inyo papansinin sa Kingdom of Tonga, ay ang pamilya na or yung royal family ay merong ibang lengguwahe. Meron silang ibang kasuotan kaysa dun sa normal na dun sa Tongan na citizen. At iba rin ang kanilang lengguwahe, iba yung kanilang pagkain, iba ang kanilang kasuotan. So ganoon din tayo mga kapatid, kailangan natin maging iba. Kailangan natin maging iba sa mundo at tinatawagan tayo dito sa higher and holier purpose sa ating spiritual life. At dito mga kapatid, bilang Seventh-day Adventist tayo ay merong message na ipaproklama sa mundo. Tayo ay tinatawag na Laodicean Church. Sa mga hindi po nakakalam ay meron po 7 churches sa Revelation at tayo at yung nagsisimulay sa canonical order dun sa pagkakasunod-sunod na churches sa history ng Christian era. At ang pinaka-last church, Church of? Ever last church? Laodicea. At yun tayo mga kapatid. At sabi yun sa Biblia na ang Laodicea ay maligamgam. Na ang Laodicea ay malahininga mga kapatid. Pero hindi yun yung problema sa Laodicea. Hindi lang yun. Kundi yung Laodicea ay ang problema ng Laodicea ay si Jesus ay nasa labas ng pintuan kumakatok. Kumakatok at hinahanap o naghihintay na tayo natin siyang pagbuksan. At what a tragedy, my friends. Napaka-tragic ng ating sa mga kabataan, mga kapatid, nakikita ko na sila ay nasa presence sila ng Panginoon. Pero ang presence ng Panginoon ay wala sa kanila. Sila ay nasa water of life. Nagtatampisaw, nalulunod, halos nalulunod na sila sa water of life. Pero sila ay namamatay sa uhaw, mga kapatid. Sila ay nasa paligid ng bread of life. Pero sila ay namamatay sa spiritual at agutom. Mga kapatid, ito ang nakikita natin problema dito sa ating iglesia, mga kapatid. At ito ay dulo ng spiritual weakness natin bilang mga Seventh-day Adventist. Bilang tinawag, bilang mga anak ng Diyos na tinawag upang gawin ang kanyang misyon sa huling kapanahonan. At sabi dito sa Education, page 296, to honor Christ, to become like Him, to work for Him, is the life's greatest ambition and its greatest joy. So, ibig sabihin dito, yung to be Christ-like, ibig sabihin po dito na kailangan nating abutin yung karakter ng Panginoon. Yun yung mission natin, bukod sa pagbibigay ng mensahe, kailangan din natin makita sa ating buhay. Yung mensahe, sabi din po sa verse natin sa 1 Peter 2 verse 9 na kailangan na to show forth. Hindi po sinabing speak forth. Kailangan sa atin na makita yung mensahe na ating dinadala at hindi lamang naririnig. Katulad dun sa anghel sa Revelation 18, nauna silang nakita kaysa mas nauna silang narinig. So mga kapatid, nais ko lamang sa inyong i-share ang aking experience. Ngayon, dahil na-share ko na po sa inyo ang experience ko na nag-alab po ang aking puso nung nagpasukan. At sa tulong po ng Panginoon, ay meron po akong dito na imbitahan, meron po akong na-sharean ng ating pananampalataya dito na mga ating mga klase, isa po ay isang grade 8, ay pupunta po sila dito bukas upang tayo ay samahan sa ating worship. At sana sila po dito po ay mga kaluluwa. Sila po sila ay, nakikita ko sila ay gutom sa salita ng Diyos. Sila ay hindi nakakaalam sa second coming. At marami sa atin mga kapatid, maraming tao sa mundo ang nawawala ng pag-asa dahil hindi nila alam ang tunay na pag-asa. Mga kapatid, tayo ay tinatawagan na i-proclaim
ang magandang balita sa iba. Ngunit, hindi natin yan mapaproclaim na maayos, maapat, hindi, kung hindi sa atin nakikita ang ating mensahe, kung hindi sa atin nakikita yung message natin, hindi sinasabi, hindi lang tayo professors na sinasabi, kailangan natin maging possessors. Hindi lang tayo nagpo-profess sa kanyang pangalan, kundi tayo din ay dapat mag-possess ng kanyang spirit. At dito, makikita na review natin na ang nagpapalakas kay Samson ay alam niya ang kanyang identity. Alam niya kung saan siya nang galing. Alam niya kung ano yung purpose niya. Sa mundo, say, Samson understood his purpose. At nais ko lang po dito, putulin ang ating pagbasa. Nais ko lang pagbasahin dito ng pinanganak sa Samson. Sabi dito, so the woman bore a son, called his name son Samson, and the child grew, and the Lord blessed him. So the womb and the spirit of the Lord began to move upon him at, ano po yung nakasulat? And the spirit of the Lord began to move him at times. Between Zora and Esther. So nakita natin dito, si Samson ay nakikipagtaka. Si Samson, he was struggling na maging stable sa kanyang spiritual life. Nakita natin dito na siya ay namumove ng spirito ng Panginoon. Hindi palagi, kundi minsan. Hindi kadalasan, kundi often. The Spirit of the Lord began to move him at times. At dito, patatalakay natin ang kahinaan ni Samson. Kung bakit siya, anong epekto ng pag-move ng Espiritu sa kanya na hindi stable ng kanyang pananampalataya. Minsan siya nasa spiritual heights of victory. Tapos kadalasan, siya ay nasa satanic lows of defeat. Mga kapatid, ito rin ay nag-reflect sa ating buhay bilang Kristiyano. Minsan tayo ay nasa taas, kasama ang Panginoon, minsan tayo ay nasa baba, at naupo, nagda-doubt sa Kanya. Mga kapatid, makikita natin dito ang kahinaan at itatalakay po natin bukas ang limang external na kahinaan ni Samson na nagre-reveal ng isang internal problem sa kanyang buhay. At dito, nais ko lang po dito ang tapusin bilang isang apil sa inyo mga kapatid. At tayo binigyan ng Diyos ng mga talento. Tayo binigyan ng Diyos ng buhay para tayo para sa Kanya maglingkod. Pero ano bang ginagawa natin para siya maglingkod? Ginagamit ba natin ito sa kanyang kalwalhatian o para sa ating sarili? Mga kapatid, nais ko lamang sa inyo sabihin na naghihintay ang Diyos na tayo ay mag-work sa Kanya. Dahil sabi dun sa Revelation 10 na sinabi dun, pinaklaim ng isang angel dun na nag-represent kay Jesus na the time is no longer. Wala nang natitirang panahon, mga kapatid, ang panahon na the end time has come. Kaya anong ginagawa natin dito, mga kapatid? Wag lang tayo dito uupo-upo sa iglesia. Wag lang tayo mamamahinga sa Sabado. Tuwing sa araw na Sabat, kung wala naman tayong ginawa para sa Kanya. At yun yung nakikita kong rason kung bakit maraming nakakaligta sa araw ng pahinga. Dahil marami rin sa atin nakakaligta sa mga araw ng pagtatrabaho para sa Kanya. So mga kapatid, nais ko lamang kayo imbitahan sa isang panalangin upang maghingin sa Diyos ang spiritual strength. Na malaman natin kung saan tayo nang galing at malaman natin kung ano ang purpose natin sa mundo. Hindi lang po tayo binigyan ng space dito sa mundo upang i-feel natin yun, kundi tayo binigyan ng space upang gawing colorful ito, upang gamitin ito sa kanyang pangalan. So nais ko po kayo imbitahan sa isang panalangin at tayo po ay sama-samang tumayo. Kapatid. Amang banal sa langit, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong gabing ito, na Sabat. Nakita po namin at nalaman po namin na ang kalakasan ay matatamo namin kung malalaman namin ang aming identity. Hindi lang individual identity sa inyo, kundi identity bilang Seventh-day Adventist Church. Na makikita namin ang aming purpose, ang aming layunin kung bakit kami nabuhay at kung bakit kami tinawag sa iglesia ito, Panginoon, upang iproklama ang mensahe nyo sa mga taong hindi nakakaalam at nabubuhay sa kadiliman at kamatayan, Panginoon.
Papoy, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Kalakasan, stable at hindi parang seesaw roller coaster na minsan nasa taas, minsan nasa baba. Panginoon, hinihiling po namin na kami ay itayo sa solid ground at hindi sa sinking sand. Panginoon, ito lamang po ang aming hiling at dalangin. Patawarin niyo po kami kung minsan kami nagiging unstable, kung minsan kami nagiging lukewarm sa inyong harapan, Panginoon. Diba po, sa aming pag-iwahiwalay, diba po, mamuni-muni namin ang aming pangangailangan, ang aming purpose at ang aming identity. Ito lamang po, Panginoon, ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.